Patuloy pa rin kasi ang pagtaas sa presyo ng itlog sa merkado. Nagbabalita si Shaila Francisco. Habang papalapit ang Pasko, mas nagiging abala si Lawayway sa paggawa ng puto bongbong, bibingka at puto. In demand at patok kasi ang mga kakanin na ito ngayong holiday season. Kaya pansin niya agad ang pagtaas ng itlog na madalas niyang ginagamit na sangkap sa pagluluto. Pero ayaw niya raw ipasa ito sa mga mamimili, lalo't kumikita pa rin naman siya dahil malakas ang benta. Hindi na namin masyado inaano yun. Kasi stable lang yung price, gano'n lang. Mahirap magtaas kasi pagsasabay ka sa kamahalan. Malaki talaga tinaas, almost 2 pesos. Ayon sa mga tindera, tumaas na ang presyo ng itlog bago pa man mag-umpisa ang simbang gabi. Simula daw noong Hunyo, umabot na sa higit 40 pesos kada tray ang itinaas ng presyo. Higit piso naman ang taas presyo ng kada piraso ng itlog. Sa sobrang demands, nasabay ang mga simbang gabi na gumagawa sila ng bibingka. Ganun pa yung mga cakes, malakas ang demands ng mga cakes ngayon dahil siyempre alam mo ngayon, December. Ang mga retailer tuloy, halos araw-araw kung kumuha ng supply ng itlog. Ayon naman sa Philippine Egg Board, sapat naman ang supply para punan ang demand sa itlog. The egg farmers already made adjustments with their production. A lot of them are already extending the lay of their hens beyond the usual. Sa Enero namang inaasahang bababa ang presyo. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5.